Dolo na. Bigyan ko kayo ngayon ng update nitong pulley set natin. Ira-ride natin somewhere dito sa Tarlac or sa umabot tayo Pangasinan. Ang ganda din nakukuha yung top speed. Try natin yung top speed ng Sagad. Feeling ko mga 1,000 plus kilometers na yung naitatakbo niya. Na 1,000 kilometers. O, lapat na yung mga pyesa nito. Yung belt sa pulley, sa mga surfaces, lapat na yan malamang. So, try natin ngayon yung top speed ng Sagadan. Taas niya, oh. Mamaya na, doon natin sasagad. Pagka maluwag yung kalsada, tapos syempre, yuyukuhan natin ng konti para kaya mapigilan ng hangin. So, yung set ko pala dito, yung ECU Tech na pulley set. So, ano siya, stock modified or kalkal na pulley set. Tapos yung bola natin is 15 grams straight, JVT ang brand. Tapos yung tuning washer para sa belt alignment. So yun yung naging final set ko dito. Yun yung pinaka nagustuhan ko na takbo niya. Pinakamagandang alis na hindi ganong delay. Stock springs, stock na lahat, bukod sa pulley at sa bola. So yun lang ang pinalitan ko. So far maganda yung performance nung pulley set natin. Yun yan, nawala yung matamlay sa middle. So kung nakastock pa kayo na pulley set, posible na maramdaman nyo yung pagdating ng 60 papuntang 80, mabagal siya umangat. Parang wala siyang power. Ito wala na, dire-diretso na yung RPM niya. Dire-diretso yung bigay niya ng power from 0 to 100 to top speed. Dire-diretso lang. Yung nakinagandaan itong pulley set na kinabit natin. So hindi ka na mag-aalangan na mag-overtake kasi may power siya sa mid. Maganda yung bigay niya ng power, hindi ka mabibitin sa overtake. Tapos yung bola, ginaan na natin, so mas ma-RPM siya. Bukod sa pulley na magaan, ma-RPM. So mas maibuelo siya bago ka umandar. Kaya mabilis yung acceleration niya. Siyempre, yung degree ng pulley natin, 13.8. So mas mabilis talaga yung acceleration niya. Mas mabilis sumangat yung belt. Tapos stock springs pa rin tayo. Stock na clutch springs siya, center spring. Hindi ko kasi nagustuhan yung medyo matigas na spring kasi nababagala naman ako sa acceleration. Masyado siya mabagal mag-arangkada kasi pinipigilan na mabilis na pagbuka ng torque drive pag matigas ang center spring. Yung pulley pala natin, nabili ko yun sa Shopee ng 2,400 pesos. Lagi ko rin yung link sa description. Maganda yung pagkakagawa ng pulley niya. Solid yung ano, malinis yung flyball ramp. Hindi mo na kailangan liyahin. Backplate na lang kailangan mo liyahin para hindi magkanto yung bola kasi maabot yung bola doon. Pero yung quality ng pagkakagawa, napaka-solid talaga. Lakas oh, kahit malakas ang hangin. Tapos dumulo. Netesting natin na mamaya dun sa may Pangasinan banda. Para siguro dito, bandang Tarlac. Maluluwag kasi yung kalsada dun. Tapos wala masyado sakyan. Pwede natin yukuhan. Lakas oh. Tulay na tayo ng Bamban. Bamban pala to. Tulay ng Bamban, Tarlac. Aratratin natin. Gusto ko rin kasing matesting na solo. Tapos may dala pala ako na mga tools na pang ayos ng CBD kung masakali na may bumaklas. Ganun. Pero hindi naman yan. Matibay naman yan. Nakailang long ride na kami na gamit to. Or isang beses pa lang yata. O isang beses pa lang. Ako lang. Nung umuwi ako ng Laguna, gamit ko na itong pulley. Yan. Okay naman ang performance niya. Maganda. Hindi naman siya nasira. Kaka-check ko lang din ang nakaraan. Pinagay yung panggila. Man damage yung mga bola. Yan, okay na, yung pulley walang damage din. So, ang gandang quality niya kasi nga, stock yan eh, original. Hindi siya yung, ano, di ba maraming fake sa Shopee na nabibili mga class A. Ito original talaga, from Honda niya binili yung pulley. Tapos sa kanya, minodify. Triangle tsaka kalkal. Yan, dito sana maganda-ganda ng daloy ng traffic dito para makakabira tayo. Kasi dun sa amin, sa Clark, medyo nabibitin ako sa mga kalsada ron. Tsaka, laging maraming sasakyan, hindi ka rin makakadulo dun.
maiksi lang yung ano, daan dito sa Panorte papunta ng Pangasinan nga dito bandang Tarlac. Madami dito yung long stretches na makakadulo ka. Sa tiyempoan mo lang na wala mong chance sakyan para safe ka. Natra tayo. So, ang dami long stretch dito. Tempo lang tayo nang wala sakya masyado. Mag-o natin yukuhan. 3 bar na lang tayo, mata magpagas pagka 2 bar na. Para maganda-ganda. Isa kasi umaapaw eh pagka papagas ako. Usually pinapagas ko dati 400 kasi pag 3 bar pa, sobra. Ngayon 300 na lang pinaparga ko. Actually pwede nang kargahan yan 3 bar. Pero 2 bar na lang para sakto. 300 tubar. Tayo pupuntahan yung Clark City oh. Yan, pwede rin dyan kaso pangit yung kalsada dyan eh, matalbog. So, maganda dito. Dira-diretso pa dito. Sobrang stable ng cruising niya kahit 107, 110 ang takbo. Hindi pa ganun kagalit yung makina, sakto lang. Pero pag si pinol throttle mo talaga, ah, galit na galit yung makina, pero hindi naman yung tipo na para sasabog. Swabe pa rin. Taas na yung RPM niya, umabot ng 9,000 plus RPM. Ano ba ginagawa pala to? Sira yata ng tulay. Dito na yung maluluwag na kalsada eh. Tapos na tayo dun sa may traffic. Sa may SM, tapos pakaliwa. Traffic dun eh. Na maluwag na dito. Nakabira na tayo. Kasi nga na naangin oh. Pero yuyukuhan natin pagka dumudulo na. Grabe angin. Kaya marami sakya no. Santa Ignacia. Santa Ignacia na tayo. Lakas na hangin. Ito, pantay na yata dito. Walang hangin dun eh sa last na yon. Hanap pa tayo dito na mapapag top speed din. Last na hangin oh. Grabe hangin. Crosswind. 121 lang, matigil lang hangin eh. At yukon natin kasi yung hangin nasa gilid.
sa kaliwa ka yung hangin o pa ganun. Bali wala kahit tsukuhan. Para ditong bataan, no, pababa pataas. Bukas talaga ng hangin, no. Yan, patag. Bitin. Ayun na, may siya na. Gasolina na napagas tayo. Kamiling, tarlak na tayo. Palaminos na to. Ito yung marami ng long stretches talaga. Napantay yung kalsada. Sarap dito mag long ride, no? Puro ganyan na kalsada. Ayan, no? Ang ganda kalsada, oh. Wow. Yung kalsada. Espaltado. Tapos ng hangin talaga. Pigil. So hanggang naman 20 lang pagka malakas hangin. Na 22. 22. Malakas ang hangin eh. Pigilan na. Lakas ng hangin. Siguro pabalik, no? Pabalik kasi hindi na malakas ang hangin eh. Pakabila naman, hindi sa lubong. Ayan, no? 23. 24. 24 siya. Ah, marami pa rito. Busin natin yung mga long stretches. Maganda pabalik dito. Dito lak ng hangin. Twenty, 21. Saktong yung ulang ako eh. Gas na ako kanina eh. Ayan, oh. Minus 1 bar. Ayan na ulit. Konting yuko lang. Ayan, babad natin. Pag sa lubong hangin. Pero lakas ang hangin, oh. Kahit yukuhan mo sa lubong pa rin eh.
22 to 24. Pero consistent yung 120 niya kahit malakas hangin. 120 to 123, 124 ganun ang pumapalo. Yan ang. Oh, dinaanan na yung palay. Dinaanan yung palay. Dumolo. Yung muko ka, tigil pa rin eh. Kaya 122 to 124. 127 yung kanina, pinaka mabilis natin. 123. Ganun yung range nya ng top speed. Yung pulley set. Siyempre, depende sa lakas ng hangin. Malakas ang hangin ngayon talaga. Ayan, hirapan. Ayan, balik na tayo sa swell na to eh. Ito pala yung dalawang gamit, oh. Mga tools, tsaka ito pag nabutasan ng gulong. Yan. Cycle seal. Para prepared tayo kung sakali magka-problema. Lagi kong dala yan pag long ride. Basta kasya pa sa mga gamit namin. Yan, balik na tayo. Ito yung papuntang swell na to. Doon pa yung Alaminos. Yan, yung tayo diretso doon, balik na tayo. Wala na masyado doon, ano eh. Stretches. Ano yan, pabundok na yan eh. Medyo malayo. Balik na tayo. Yeah. Testing na natin pabalik doon sa mga dinaanan natin. Kung lalagpasan pa natin yung 127. Yan, balikan na tayo. Uwi na. Solid din, na-testing ko na solo lang na unlipigato sa ADB. Sarap niya gamitin eh. Stable siya eh, kahit high speed. Sobrang stable na ang handling, yung makina. Suwabe lang, hindi siya hirap. Hindi maramdam na hirap eh. So, babalik mo lang yung throttle pag nakasagad ka na, feeling mo na napipilitan siyang umano. Yan lang technique. Balik-balik lang throttle pagka nakasagad na or pag dumudulo na. Range niya 24-25 pagpatag last na rin, oh. Okay na sa akin yun sa consistent na 120 goods na sa akin yan. Tsaka matesting natin yung tibay ng pulley na unlipiga lang. Buta natin to, mayroong mabang stretch eh. Ito,
Tingnan natin kung makaka-top speed na tayo. Na maluwag. Sa konting yuko lang. Dito eh. Babad na 24. Ganyan talaga yung top speed, 124, 125 sa patag. Yan, 125 Clemente to, itong lugar na to. Ay, sa pambabad natin. Lakas ang hangin eh. Talaga 125. 124 to 125. Yan top speed ni ADB. Lobot na kasi itong ano ko eh. Yung camera ko. Siguro pag tigil ko, itigil ako dumamaya. Charge ko muna siya. Tapos balik ako kayo pag malapit na ako sa bahay. Para ipa-final ano na natin. No? Final verdict ng kuli. Medyo na-charge ko na. Naka 36% na. Yung battery natin, medyo malapit na rin tayo sa amin. Ito. So final verdict sa pulley set natin. Sa quality wala akong masabi, kita nyo. Hindi pa nanlalata yung takbo. Pati sa ADB syempre, quality and quality. Hindi nanlalata ang takbo. Pwede retso, kanina pa ako nagmamotor. Plus 12 pa, alam na, 3327 na. Sa unlipiga lagi. Konti lang kasi yung part dito na may traffic, so unlipiga. Okay na okay naman yung pulley, hindi mo kumalas, wala namang nangyari, kakaiba. Kaya niya i-hold yung ganong speed ng kahit ilang oras, mga 3 hours, ganun. Pero syempre, huwag nyo lang ibababad ng sobrang babad. Medyo ibabalik-balik nyo rin. Ano, laro-laroin nyo lang yung traten. Tapos yung arangkada, overtaking power, napaka-solid. Ditimplayin nyo lang talaga sa bola. Ako para sa akin lang ha, okay na yung stock na springs. Although hindi pa namin nagagamit sa ahunan. Ayan. Kaya matatry din namin talaga ito ni OBR. Pero nung angkas ko naman siya, medyo may mga nadaan na kami na medyo uphill. Kaya naman ADB. Kasi nga mas ma-RPM na siya. Tsaka mas bumaba na yung ano niya, lowest speed ratio. Kaya mas kaya niya bumuhat. Kaya mas malakas siyang pumatak. Pero yung top speed natin na nakuha, ano, sa patag talaga, tapos na kayo ko tayo 124, consistent. Medyo may kalakasan ng konti yung hangin, wala tayong magagawa doon, hindi natin hawak yun na yung panahon. Isa may mga times na patulak yung hangin, yun yung maganda kasi itutulak ka ng hangin, hindi ka mapipigilan, so mas dudulo ka pa. Yun yung swerte yung top speed, yung ganun. So yung kanina na 127 natin, hindi ko lang na maalala na kung sobrang downhill ba o konti lang na downhill. Pero definitely medyo pababa yun eh, sa may San Clemente. Naka 127 tayo. Doon sa pinagtestingan ko, doon sa amin sa May Clark, medyo downhill din yun ng konti. Pero yun, maiksi lang kasi yun. Kaya masasagad mo talaga yung top speed mo. Na medyo pababa siya. Kaya sumasagad yung top speed ko doon eh. So ganun din yung top speed, 124, 125. Doon naglalaro sa set na to. Kaya para sa akin okay na to. Malakas na. Ang stock kasi is siguro ang stock, kapag stock, kapag patag 120. Ano, 120 dati sa patag.
So ngayon 124, 125. Pinakamataas natin 127 nga. Ayan yung medyo downhill siya. Yan yung top speed. Nakagain tayo na sabihin natin ng 4 kph. Okay na. Malaking bagay na yon, lalo kapag naglo-long ride ka, yung ganyan, mga malalawak yung mga kalsada, nakapiga ka talaga. Kahit si EDB malakas to, kahit stuck noon, ang kasko si OBR, mapaluto ng 121 pag medyo downhill. Dalawa kami noon, tapos may mga gamit. Malakas talaga ang makina ng EDB. Kaya sulit na sulit. Tapos yung pulley nga yan, na natanggal niya yung lamya sa mid. Hindi ko lang alam kung lahat nakakaranas nun, pero sa mga nakausap ko na iba, ganun din daw. From 60 to 80, malamya talaga yung takbo niya. Ito talaga wala. Talagang dire-diretso pag aarangkada ka. Tapos halimbawa, nagkukrusing ka ng 60, gusto mo mag-overtake. Kahit tumayang kasi ka, malakas eh. Kasi ka dire-diretso na yung bigay niya ng power. Niagaya ng stock pulley, bagal niya. Bagal niya from 60 to 80. Pero pagdating na 80 pag stock, mabilis na siya to 80 to 120 noon. Ito talaga dire-diretso. Pag yung gitna, meron na. Yan yung pinaka-advantage niya. Medyo marami na rin bumili noon eh, nung pulley. Nakita ko sa yung product. Yung mga nakakausap, madami na bumili. Okay naman tayong performance sa nila. Gumanda daw. Solid ang ECU Tech. Yan, mararecommend ko talaga to. At syempre, update ko pa rin kayo kapag, well, syempre, gagawin ko naman sa ADB eh. Ang matagal. So, i-update ko kayo kung ano na ang condition niya. Pag tumagal na siya, sabihin natin mga 5,000, 10,000 kilometers ka na naitakbo. So, ito, mga magto 2,000 kilometers pa lang eh. Pero so far, maganda yung performance. Stock modified, kaya matibay talaga. Yung tayo mga top speed doon, dami na sakyan dito. Kaya doon maganda eh, sa may Tarlac, Pangasinan. Luwag talaga, no? Ito, medyo maraming sakyan. Cruising-cruising lang lang ng 60 to 100 dito. Na 110. Pero ang ganda lang. Nasakyan, no? Pero ang ganda niya mag-hold ng high speed. Swabing-swabe pa rin yung takbo niya. Sakto yung RPM. Ngayon, kung gusto niya naman na mas dumudulo talaga yung motor niya, kagaya sinabi ko nun sa vlog ko nung CBT nito, yung Alcal Pulisset, pwede kayo mag-gearing 15T, kaya lang yung mabawasan talaga yung hatak nun. So kung may kabigatan kayo o lagi may angkas o tas bundok ang lugar nyo, parang hindi fit para sa inyo yun, kasi nagiging high speed siya eh. High speed gear ratio, siyempre mas mabilis ang dulo, mas marami ikot ng gulong. Pag low speed gear ratio, yung gaya yung stock natin, low speed gear ratio, mas malakas ang torque ang hatak sa low gear. Ilang naman ang explanation nun sa high speed at low speed gear ratio. Kaya hindi na ako maglalagay na kasi na-testing ko na yung kay Beat. Okay na ako dito, pang touring lang, touring set. As long as kaya niya mag 100 plus, goods na. Ayun, na-testing naman natin, 124, 125, so 127, pinakamabilis. Pero ito, pwede pa itong mapa-130 kung magpa-power pipe tayo. Pero hindi ko na rin ipapalitan to ng pipe. Okay na ako sa stock. Ganda tunog na ADB eh. Pero talaga pag nag-power pipe ka, mas madali kang makakadulo kasi mas makakahinga yun. Yun lang, dapat kailangan mo lang talaga iparemap pag nag-power pipe ka para mag-match ulit yung AFR, air and fuel ratio, para mag-match. Kasi mag-iiba na yun eh pag nagpalit ka ng pipe. Naka-design kasi yung mapping natin sa stock pipe. Kaya pagka nag-pipe ka, dati ibahin yung mapping, ibahin yung AFR para mahabol. Dadagdagan ng sa gasolina, yung buga ng injector. Para hindi siya kulangin sa gasolina, kasi madami ni hangin eh, kung naka-pipe. O, depende pa rin sa pipe. Maganda, ipapatono nyo. Para matimpla na maganda. Yung mapping, pag nag-pipe kayo, remap. Pero ako, okay na nga ako dito sa stock pipe na ADB. Hindi naman na kailangan na sobrang tulin. Okay na ako doon. Ano lang, chill-chill ride lang namin ni OBR. Pagka lang maluwag, hahataw, syempre. Nakakatakbo ng 110, 115, 120, ganun. Kahit kasama ko siya, mas okay sa akin yung ganun. Para mas mabilis syempre yung biyahe namin. Pero maluwag naman ang kalsada, pwede namang humataw. Sa kailangan na lang. Presence of mind lang lagi.
para iwas disgrasya tayo. Ang testing natin dito sa uphill, hindi ko na testing dati dito eh, itong set ko na to. Ang testing ko dito yung gamit ko 17 grams tapos matigas yung gamit ko na center spring. Testingin natin dito itong stock center spring tapos bola lang na 15 grams. Malakas pa rin umahon. Ilang technique sa paghahon ha, kita niya. Balik mo lang yung throttle para bumalik yung belt sa lowest speed ratio. Para may bubuelta ka ulit eh. Oh, tapos piga ulit. Huwag nyo i-dire-diretso na nakapiga lang. Nasagad ang throttle. Susunog ang lining nyo tsaka belt. Mag-overheat. Ayan dapat, ibabuelo nyo. Ayan, buelo. Tarik yung part na yon. Basic lang sa kanya. Kasi nga mas ma-RPM na to. So hindi natatalo ng awon yung RPM. Tapos syempre yung speed ratio niya, lowest speed ratio. So baba compared sa stock. Kaya mas lumakas ang torque talaga nito or hatak, buhat power. Yun. E dito ako duman eh para matesting natin. Solid talaga itong AC Tech. Yeah, kung gusto nyo bumili, lagay ko na lang yung link sa description. Aso, ang bilis mag ano eh, maubos na stock. Ang dami nabili. Pero lagi naman siyang nagre-restock si MJ. Kapag ano, message nyo na lang si MJ, yung seller sa Shopee. Tarang nyo, okay lang mag-i-stock kung bawang gusto nyo bumili. Pero definitely, ma-recommend ko to. Original na stock talaga na kinalkal. Hindi siya yung class A na mga pulley. Yung parang ano lang, copy. Hindi mga ganun eh. Andre, dyan ako bahay nito. Merienda to kami ni OBR ng ano, ng halo-halo. Sarap doon. Mamaya daw pag uwi ko, order siya halo-halo. Ito na. Gate na ng Clark. Ito na tapusin yung vlog.